talagang seryoso na yung food security problem natin. Oo nga. Pero ito ang importante dito. Itong palayat, magkano bibitahin niya dito? Magkano yung mga magiging yield niya, no? Okay. Ang tukso dito, kung ibenta niya itong property, maraming bibili nito. Maganda na lokasyon. Oo, maganda lokasyon. Million to. No. Yung din, kikita ko siyang million sa pagpapalay nito. Ayan yung problema natin. Pag-uwas, hindi kaya yung kumuha ng irrigation. Yung irrigation yung dito ang dumadalo. Meron. Mm. Oo, kita nga natin. Ayan yung problema ngayon. Ang may-ari nito, sino? Si Gamboa. Okay. Siya siguro enthusiast kasi advocate. Ah, may irrigation, no? Okay. Oo, hindi din to. Okay. Advocate siya. Kaya mahal niya yan. Gusto niya pagsasaka. Kung yung mga anak. Ayan yung ataling challenge sa ating agriculture. Tsaka sa mga pagtatalin. No? Yung mga bagong henerasyon, no, hindi mag-i-interest kasi maliit yung income dyan. Pero hinahabol nila. Ano ba ito? Organic siya? Kung hindi ka naman kikita dyan na maganda, nabibigyan ka ng magandang income, magandang buhay, bibenta ko na lang. Diba? Instant yan po. Highway. Ayan yung naging problema dun sa Bulacan. Hanggang Pampanga, hanggang doon, way pa Isiha, anywhere. Mas malaki ang kikitain nila pag ibebenta nila lupa at pagkatayuan to ng Wilcon, ng Pure Gold. Mm. Diba? O, Pure Gold, ano pa? SM. Ilan ho ang tauhan niya? Apat ho sila. So hindi sila taga rito? Hindi. Eh di pinatira ko na dito. Matagal na sila? Balik itong taon sa ako. Maliliit pa. Committed. Committed na sila. Nagsimula ako, nag-training ako niyan ay 2010. Pero 2011 nagsimula na ako. So pero ano na, nasa 12, nasa 12 years na kaya. Ang term kong posting ko ay 2012. Nagsimula ako kasi masyado mali. Kasi sa mga training, seminar, sino yung mga kasama? Puro mga nangag-aral. Mga retired teacher, retired OFW, at saka mga police, military. Mga engineer, doktor. Kasi pagdating na nila ng retirement, naghahanda na sila para sa kanilang retirement, bibili siya ng konting lupa at magsasaka. Kung yun lang pananaw nila, di ba't hindi ito ilagay yung lupo talaga sa pagsasaka. Oo, kasi ikaw nagsasaka naman. Pwede talaga, approve yan. Sinuha ko rin yan sa amin, simintado. Para, kasi, problema namin, lupa. Ito yung part. Anong may pakita ko sa kanya? Ako, eh di na yung problema ko din yung lupa. Yan, dahil ako din mo, simintado. Pero konting lupa sa sako. Yan. Mga ilan ho ang laman yan? Ilan tilapia yan? Ay, hindi ko ang inilagay ko dito sa aking tangka. Ay, libo yan. Ah, sa ganito pa na size ng pond, libo na. Libo na yan. Ay, ang pag-harvest ko naman dyan eh, pag nakapaglagay ng lambat, kung anong mahuli. Ayun. At saka yun nga, inyo namang habol eh, food source. Hindi pa kasi ito, hindi kasi ito isang negosyo ang mga bala. So ito, ito yung umaakit yung tubig ng walang motor. Hmm. Ano yung vacuum? Nababakyum niya. Oo, vacuum. Lantern type,
pump dati na solar. Yan ang aking kinuha na pre-energy solar pump naman. Yan ang nais ko. Pagka kailangan ko doon sa kabilang yun, yan ang magta-travel na ito. Kay Jose, sa pool ay nagsasaka? Oo, oh, sa pool ako talaga. Yan ang pagsasaka na talaga. Ayun. Sinimula ang, yan ako nagising. Ang tinapos nyo gaho ay related sa pagsasaka? Hindi. Ano yun? Kasi, kung po. Kung naman hindi talaga nakapagtapos ng 4 years course na kung ano. Wala eh. Nung panahon na yun, hindi kailangan. Bachelor degree. Wala, wala. Kaya nung ba. Kaya may gusto kong mag-aral, hindi sapat talaga yun. Pero sa puno, ang interest niya pagsasaka na? Hindi rin. Hindi rin. Ang first choice ko kasi ay marine engineering. Ah. Oo. Kaya, pulis. Yan yung buwan. Pero ang pagsasaka, bagaman ako'y nasama sa mga seminar, training, kahit high school pa lang ako, hindi ko naman pwedeng iwanan kasi nga, kasama ako ng tatay ko dito eh. So, ang unang nag-ingganyo sa inyo, yung tatay niyo? Ay, wala ka. Nung una naman, talaga, pag hindi kasunod. Pero yun nga yung pinag-uusapan namin kanina ni Naka-RC, na sana yung mga anak magka-interest din. Elementary lang ako, sabi ko nga, una akong nag-aral sa parang, kasi sa eskwela ka. Kasi grade 1 pa lang ako. Pero kayo mismo, kalibaan. Pero yung mga anak niyo ay interesado naman. Ay, yun ang isa, hindi rin. Hindi rin. Ay, nag-aaral eh. May mga gumagaya ho sa inyo? Ang marami nang nakaparito at tiningnan ito. Mga taga Bambuga. Pero dito ho sa atin? Wala. Ay, wala, kasi pera yan. Yun ang problema. Sa organic farming kasi, yan ang isa, bihira, wala rin basta papasok dyan. Organic farming. Una, napakatrabaho ang organic farming. Tapos yung yield mo, hindi pa kasing taas ng yield mo conventional. Pero sa akin namang karanasan ay, kasi dito, bumabagsak din naman yung production ng chemical eh. Pero hindi ko naman naranasan talaga ang bumagsak ng katulad din sa... At ngayon, confirmed ha? Yung impending food crisis. Yan yung isa.